Good morning mga Kamitsu, ito po si Agent Colson ang inyong lingkod at welcome back to my YouTube channel, Agent Colson Vlog. Thank you.
So today, pinakita ko sa inyo, no, yung 2023 Strada natin na GLS 80 na kulay Jet Black Mica. So yung po yung kulay na yan, so available yan dito. So ako po si Agent Colson, kasama ko si Agent Arnold, under ng JCS Group po kami rito sa Union Motor Corporation Head Office, mga Kamitsu. So what is bago? Apo. So kaya kung bago ka lang, at least kung hindi ka pa naman malakapan plano, mga Kamitsu, at malay nyo, in the near future, kailanganin nyo yung tulong namin. At least meron na kayong kilala. Kaya mas mainam na mag-subscribe po kayo para at least updated kayo sa lahat ng video na i-release ko. So, ganyan na lang mga Kamitsu. So, welcome back mga Kamitsu. So, pag-uusapan natin ngayon yung paano nyo mag-avail ng sasakyan dito sa Mitsubishi. So, nauna dyan na tatlong transaction yan. Na pwede tayong direct cash na kayo or bank PO. And of course, yung specialty namin, ang in-house financing. No? Dito lang yan, mag-apply kayo sa direct dealer. So, anong kagandaan pag direct dealer? Lahat po ng discounts ibibigay namin sa inyo yan, mga Kamitsu. Privilege niyan para sa inyo lang. So, paano magsisimula? Unang-una, basahin niyo yung description sa baba. Nandiyan dyan po yung messenger link ko. So, link po siya na i-attach niyo lang at papasok na kayo sa direct messenger ko po, mga Kamitsu. And then, of course, ihanda niyo na yung mga requirements. Initial lang to ha. Kahit mapa-locally employed ka, kung isa kang OFW or may business owner ka, simple lang muna. Initial requirements na ang kailangan ko ay one government ID at proof of billing. Yun na lang muna, pansamantala. No, i-process natin yan. And of course, dahil nga sa ang mga inventory ng sasakyan natin, kung gusto nyo mauna, mag-reserve na kayo. Yung po ang tamang term, reservation, para ma-avail nyo yung promo at the same time, habang tayo ay nagpapa-approval, umaandar na yung unit assignment. Para at least yung unit at yung kulay na gusto nyo ay matutupad, mga Kamitsu. Ganun yun. Hindi yung mabilisan pag kami approval saka tayo magre-reserve. Mas painam na yung sabay. Para at least pag may unit assignment na, dumating yung approval, release kagad natin yung kinabukasan. So, ganun yun. So, ngayon, ano po yung mga to follow requirements? So, isa kang empleyado. Ayun, Timoto Vlog nga pala, mga Kamitsu. Ano kayo sa kanya? Kamitsu. Mag-subscribe po kayo. Ayun po. Timoto Vlog po. Ayun, pangalan niya, Ayun, Timoto Vlog. So, partner natin yan dito, under ng JCS Group. Yes. So, papapansin nyo, showroom duty sila kayo. Okay. Ako kasi service duty. Oo. Okay. Pumunta lang ako rito dahil daming tao eh. So, ganun. Ano ang kailangan mga to follow na requirements? Yes, sir. Kung isa kang empleyado, i-ready nyo na po dyan yung COE with compensation. So, kailangan yan. Then, yung 3 months payslip or ITR 2316. Lagi nyo tatandaan ang proof of billing ninyo. Kung hindi nakapangalan sa inyo, pwede pa po yan. Saka na natin pag-usapan once na-approve na kayo. Dahil meron mga pahabol lang mga bangko dyan. Let's say, kukuha kayo ng barangay certificate under your name or mismo yung nakapangalan sa proof of billing, gagawa siya ng authorization letter na gagamitin mo yung proof of billing niya sa auto loan nyo. Ganun yan, mga Kamitsu. And then of course, kung isa kang OFW, no? At gusto mong sa yung nakapangalan kahit nandiyan ka abroad, pwede yan kung pauwi na kayo. Let's say, 1 month, uwi na kayo dito, make it sure na meron po kayong return ticket. And of course, yung contract, mahalaga yan. So, ang gagawin natin, mag-a-assign po tayo ng principal na nandito sa Pilipinas at siyang i-interviewin na sasabihin na kayo ang magiging principal at magiging co-maker lang siya. At siya po ang magsasabi na uuwi kayo. So that's the time, once na-approve tayo, yun po yung mga to follow. Ha? Pero syempre, initial, passport and contract, yun lang muna sa OFW. So ngayon, pag-usapan naman natin mga Kamitsu, kung hindi ka pa naman uuwi,
mas maganda. At least, wala na tayong, hindi na natin kakausapin si Bangko. So, ang kakailanganin natin, mag-assign ka po ng principal kung sino ang pinagbibigyan mo po ng remittance. Ha? Okay lang kung sa bangko yan or sa mga padala center, as long na naitago nila yan. Ngayon, kung hindi naitago yan, pag-usap tayo. Dahil meron din naman po yung ano eh, meron kayong copy na nagpadala kayo. Meron mas maganda kung nakuha nila yung po yung mahalaga dyan. At kung wala naman siyang trabaho, remittance lang, pwede po yan na i-apply natin. Pero mas maganda kung meron trabaho or meron pa kayo isang co-maker, kapatid ninyo na may trabaho dito sa Pilipinas. So, importante yan, ha? Okay, ngayon, mapag-usapan naman natin kung business owner ka. So, initial requirements, ID and DTI permit. Yan muna, i-apply natin. And of course, bigyan nyo na rin ako ng character reference ng mga kliyente ninyo or yung supplier ninyo. So, ano yung kliyente nyo? Let's say, isa kang water refilling station. So, yung kliyente nyo is either yung mga eskwelahan, o diba, may mga purchasing manager dyan o purchasing officer. Yun ang kailangan nating contact number para at least malaman, matawagan sila kung totoong kumukuha ba sila sa inyo ng tubig, ilang beses sila kumukuha ng tubig sa inyo, mga ganong bagay. And then, of course, kung supplier nyo naman, kung sino yung, kung kanino kayo bumibili ng mga empty bottles or kung ano bang yung mga gamot na ginagamit yun sa pag-treatment ng tubig, mga ganyan, mga supplier nyo, mas maganda. And of course, kailangan sabihan nyo. Mahirap naman yung hindi nyo sasabihin, baka magulat. Ba't ganun, para nagkakandak ng background ko. So, yun ang po importante. Alam ko, bitin kayo dito dahil iba-iba kasi ang storyan nyo. At hindi ko lahat pwedeng sabihin on public, mas maganda yung personal kung nakakausap kayo at ikwento nyo sa akin lahat ng mga concern at storyan nyo, no? Pagkatiwalaan nyo sa akin dahil ako ay kakampi nyo, mga Kamitsu. So, pagagandahin natin yung application nyo kasi yun yung importante. Mas lalo yung mga multiple application na nakala nyo wala na pag-asa. Mga Kamitsu, may pag-asa po yan. Marami na ako na-release na ganyan. So, tiwala lang ang kailangan ko sa inyo. So, ganyan na lang, mga Kamitsu. Kung napadaan ka sa channel ko, maraming salamat sa 90%+ na nag-subscribe. Walang sawa, nanonood pa rin. Kahit di nakapag-subscribe, baka naman, subscribe ka po. At sa mga less than 10% na subscriber ko na walang sawang nanonood pa rin, share nyo lang to video kung nagustuhan nyo. At kung meron kayong gustong ipagawa or subject na gusto nyong i-discuss ko, i-comment nyo lang dito sa comment box below at pag-usapan natin yan. So, see you, mga Kamitsu. Kaya kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo. At kung luma, like, share, and subscribe.